1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wag na nating patagalin to. Tingnan natin ano mangyari. Ako excited ako actually mga brother. Tika nyo, putang ina, nakita ko yung mukha ko. Ang laki, men. Puki ng ina. Parang ayoko ng gandong setup. Pero okay lang. Betlog sa betlog to mga brother. So left side, blue side natin mga brother ay isang ating dati silang champion mga brother, ang king lang cute sa gapo. Ngayon, tignan natin, baka sumpa tong mukha ni brother Arvin dahil pinalitan nila yung pangalan eh. Arvin lang cute sa gapo. So baka, alam yun, ano yun, baka malas yun eh. Sukob, baka sukob yun. So tignan natin, kasi sukob sa parehas na taon, di ba, ikakasal. Dito para sa taon magja-champion. Tignan natin kung sukob ba yung mukha ni Arvin. So Arvin lang cute sa gapo on the blue side. Red side naman natin ang ating team Igneous. Yan. Ano next match uploads? Ako rin hindi ko alam. De, pero MYMP maglalaro na next na ito, brother. So, first ban from for both sides, mga brother. Nakita nyo naman, meta ngayon, mga brother, si Louie. And then, alam nyo naman, auto-meta na naman sa side lane sa atin si ating Uranus. So, ayan. So far, good shit. Nag-play safe dito ang team nila Arvin. Ha? So, they ban Kaja. So, they ban supports. So, they want to secure... Depende kung ano yung sisecure nila dito. Kasi ang daming open yan, mga brother, ha. They banned Atlas. Now, they have Kufra. Meron silang Yuzong. Meron silang offlaner sa Esmeralda. May Tamos, Joehead. Joehead is a meta hero ngayon, mga brother, ha. And Tamos. They went for the Tamos, mga brother. They want a sustain lane. So, I get that, mga brother. I feel you. I feel the Arvin lang kit sa gapo, mga brother. Yan. Off-cam, please. Putang ina mo, Ed. So ayan mga brother, on the red side mga brother, nakita nyo naman, pinikta nila, sinecure na nila ang Selena. They went for the Joehead, which is a good pick mga brother, dahil so far in this running meta, Joehead is a very viable pick. Yung burst potential nandoon, sa, lalo na pagdating sa mga funnel, anti-funnel din yan mga brother, dahil kaya niya nga pumatay, mag one hit combo sa isang core ng kalaban. So now, we have Esmeralda and then good pick na naman. We have the PNK and I know Ma'am Missy is a top Philippines ato top global na Popolen Kupa user. So I'm not sure, sana binakaroon check nila kasi maganda ang win rate and matches dito ni Ma'am Missy using the PNK. So dapat binakaroon check nila yan. And I would go for kasi between Selena and Popolen Kupa, I would go for the PNK mga brother dahil maganda ang crowd control ng PNK. Pero ang problem, pares naman sila, may traps. So, meron silang vision. The problem here is the Selena. Pag dito mamang ang Selena's arrow, wala na. Unlike dito kay PNK mga brother, meron ang crowd control. You just have to click, di ba? Madali lang. Doon sa kalaban, plus pag naka-Barney Dog na yan, mga brother, may crowd control na yan. Plus sa second skill, meron din crowd control. So now, next ban is the Kufra. So now, I'm guessing itong ating red team isisecure nila ang tank. It's either Hylos, Grak. Meron din tayong Basha. Basha is a good pick ngayon, ha? Sa running meta natin, Basha is a good pick. Shout kay Brother Doug sa sobrang pogey daw. Sabi ni Brother Vincent De Vera Turda. Yan, shout sa'yo, brother. Now ban Lancelot mga brother. I doubt kukunin ng kabila yung Lancelot ng red team yung Lancelot. I'm pretty sure they will go for a tank. Kasi okay ang core kasi ano eh. Core dito sa kabila wala pa. Tank dito sa kabila plus the tank. Pares lang wala ng tank eh. Plus pares din sila walang ano. So para sila na exchange ng one fighter, one support. Ay two fighters, one support. So para sila nagpalitan, pares sila nang wala ng isa. Tingnan natin kung paano gagawin. Is it the tank or is it the core na ipipick na itong ating Igneous? Oh, so, this is a Funnel Roger. Mga brother, masakit to sa running meta natin ng Funnel Roger. Fuck shit to men, maniwala ko. Pero ito nga, the problem is, we still have the Claude. We still have the Ling. Pero I doubt, mga brother, with the damage, high dealing damage Roger, kayang-kaya niya yan. I'm pretty sure of that. If he will go for the Harit, mga brother, mas malaki ang chance na makasurvive yan on a clash dahil merong sustain yan coming from the shields na passive ni Harith kesa naman sa kayang i-burst ng Claude ni Roger, kaya rin i-burst bigla together with the Joehead ang Ling, patay kagad doon. Plus si Joehead counter din kay Ling mga brother, so I doubt. Good decision dyan mga brother coming from Arvin lang kit sa gapo. Good decision so far pagdating pag tinitignan mo tong lineup na to. I would go for Arvin lang kit sa gapo kasi meron silang magandang sustain eh. May maganda silang sustain na side lanes, meron din silang sustain na core, meron din silang crowd control na support.
Tapos meron silang very high sustain tank, which is the Hylos, mga brother. So, I'm going for them, man, mga brother. Pero, tignan natin, nasa rotation naman yan, mga brother. Mahirap na magsalita ng tapos dahil kung maganda ang rotation ng kalahat ng team, mga brother. Ewan ko na lang, tangina, kawawa ka dyan. So, ito, mga brother, let me introduce both teams. So, we have on the blue side, Arvin Langkyut sa Gapo. VNQT, patuti po. Ta, binago kasi nito ni Arvin eh. For the Hylos, Kisi for the Harit, Misi for the Popoling Kupa, Esmeralda for the Kurt for the Esmeralda, Liam for the Thamos. And then for the red side, mga brother, we have the Team Igneous, Shoto for the X-Borg, Isando for the Joyhead, grabe ka Jasper for the Baksha, Mashi for the Roger, and Rome for the Selena. Yan. Ako, excited ako, mga brother. Tingnan natin yung mangyayari. Ah. Sana wag mag-crash. Please lang, patnubayan tayo nawa ng ating dasal na wag mag-crash tong ating app, putang ina. Manununtok ako ng kahit anong uri ng gamit na makita ko ngayon sa tabi ko, mga brother. Wag lang yung Realme na bago. No? So, ito, tingnan natin anong mangyayari, mga brother. Now, we'll go to the land of motherfucking LOL. Aray ko, puta, ina. So, ayan, mga brother. Very, ano lang to. Magiging passive lang to. Lalo na sa side ng Arvin lang yung saga po, mga brother. Magiging passive sila dito kasi buff dependent ang ating Harit. So, I doubt they will go for a clash, early clash. Pero ito, delegado nga naman, si brother Liam. Napuruhan! Kawawa naman. Sobrang aga naman nun, mga brother. One wrong move mistake. Ang sakit nun, mga brother. Casualty agad. Down kagad si brother Liam. Sisihin ka kagad ng iyong mga kampi. Anong ginagawa mo doon? Ba't ka nag-cutlane na nga, hindi ka nagiging cautious? So, na good thing pa dyan mga, ay, yun nga lang, hindi napunta ang kill kay brother Mashi, which is the Roger. Pero okay lang kasi naka-killing spree siya eh. But still, you know, mga brother, you should be careful na, dahil lang Roger, kapag naka-snowball na maaga, mga brother, mahirap pigilan yan. So, good shit coming from Team Igneous. So, tignan natin dito, both Wanderers are being taken. Nakuha na ba? Ayan, nakuha na ng red side. Pero ito, nagka-clash natin. Tingnan natin ang ganda ng galawan ni brother Missy dito. Si Missy, tamang protector lang kay Kisi, no? Ayan na, relationship goals, mga brother. Pero sa bottom line natin, nakikita natin na parang medyo egol dito si brother Shoto, ah. Kasi maganda ang sustainability dito ng ating Esmeralda. Pero top lane, tingnan natin, Liam, second time. Naku po, delikado. Hindi na, mga brother, di ba? Kala natin na, ano mo yan, eh? Love is sweeter the second time around, yun. Gank is sweeter the second time around. Delikado yun, mga brother. Pangalawang sisi. Magkasunod na patay, ikaw lang. Masakit sa loob yun, no? Pero ito, si brother Hylos, BNQT patuti. Delikado, patay! Naku po, ginamit pa ang revitalize, pero hindi pa rin kinaya ng sustain. At ito pa, nakuha pa ni brother Missy ang crab na para kay brother Kiso. So, things are a bit on the edge para sa team ng Arvin lang cute sa Gapo. I don't know what is up sa team nila, pero they need to communicate better. They need to pull themselves up. Dahil delikado yung mga brother silin sa araw. Tinamating na natin. Si brother Casey, wala pa ditong damage, mga brother. And the magic shoes, wala pa na. Meron siyang magic shoes. Mamaya titin na magic shoes. Pero si brother Mashi dito, tamang farm lang, mga brother. Ay, tangina, na-post ko gago. Na-post ko gago. Sorry ha. Putangina nyo ha. Penalty. Bigyan ko may 50. Ayan. So ito, tamang brush lang, mga brother. Tama lang din ang paglagay ng mga Selena trap. Pareho sila may trap, mga brother. So both of them will have vision. Pero si brother Casey, delikado ata. Grabe ka, Jasper! Ang ganda ng IGN mo! Grabe ang galawan, mga brother! Early game, napupunta na sa team ng ating Team Igneous. Yan ang masama kasi namatay pa ang core. Top lane. Tama, TP lang kasi nasustain dito ni brother Liam. Pero bad news to para sa team ng Arvin lang cute sa Gapo. Una sa lahat, namatay ang core. So, less ang time para makapag-farm. So far, mga brother, let us double check ano nga ba ang nangyayari. So, dito, meron palang magic shoes ang ating Harit. Pero they should have gone for the invade, no? Para sa akin, mga brother. Pero ito, tingnan natin, magkakaroon ba ng Firaga armor, mga brother? Pero si brother Kurt, masyadong aggressive. Oh, ang ganda naman ng bala doon. Pero mamamatay rin siya in exchange. Naku po. It's a trade, mga brother, no? Sa parang nasayangan lang din, parang sayang lang din yung dive, no? Hindi in-expect yun, panigurado ni Esmeralda na kala niya patay na, pero hindi pa, kulang pa yung damage. Pero ito, tinamaan ng Selena sa araw, si BNQT patuti. Delikado nga naman, pop up ang revitalize, pero sinama ko, take ng turtle. Turtle has been taken by Arvin Lakyu sa Gapo, pero tignan natin, lamang na lamang sa clash, dito ang Arvin Lakyu sa Gapo, pero ito, tignan natin, last insanity being bottom, pero nakapatay pa nga.
down ang ating Hylos, pero Dame Exchange, triple kill ang kapalit para kay ating brother Kisi. Tangina naman yan, mga brother. Team Ignews, they should have been more careful, mga brother, because they have the upper hand on the early stage of the game. Pero ito nga, nagiging careless sila sa pag-aalaga ng lead na yon. Pero ito si brother KC, tingnan natin, si Grabica Jasper, sobrang aggressive, pero hindi, tama lang ang kanilang Mamba out. Now, passive lane ulit. Passive rotation ulit, mga brother, they will go for the, ano, mga brother, for Team Ignews to work, mga brother, they need to be careful, mga brother. They have the upper hand. They have the early game na kanina. Pero tignan nyo, mga brother, sa gold, mga brother, lamang pa nga dito ang team ng Armin lang kitsaga po. Pero si Bienkuti Patuti, tinamaan nga naman ang rolling balls. Pero ito, si Bienkuti Patuti ulit. Tamang Mamba out lang, mga brother. Brother Kurt, sila sa loong mid lane. Tignan natin sa bottom lane, nag-exchange lang. Tamang solo na ng lanes. Kasi alam na nila na basag na ito. Meron pala kasama na catapult. Brother Shoto, tama lang ginagawa niya. Brush na lang. No need to engage. Pero ito si Brother Casey, aggressive type, mga brother. Last insanity being popped up. Pero ito, delikado. Dapat pinapap na ito ni Brother Shoto. Delikado nga naman, mga brother. Pero si Brother Rome, nasa likod. Pero may magagawa ba si Lina? Wala na, mga brother. Kasi ang ganda ng backside ito ni Brother Kurt. Pero mid lane, ang ganda naman dito na segway. Kasama si Brother Mashi, si Krabica Jasper. Brother Liam, going to defend the middle lane, pero hindi na ito madedefend. Delikado ba si Brother Mashi, mga kamabaut pito, pero mali ata ang kanyang second, ang kanyang last kill. Delikado, Liam killing the Roger. Maling galaw doon, mga brother. Pero ito, tingnan natin mga Chrono Cross, kasama si Brother Kisi. Kisi killing the Basha. Naku po, mga brother, nagkamali ang panel doon ng Ignews, mga brother. Dapat hindi niya na mali ang kanyang wolf form doon, mga brother, ha? Kasi papunta doon sa team ng Armin Lankwit sa Gapo. So parang binigay niya sarili niya, no? Sacrificial lang, mga brother. Pero ito, Shoto, mamamatay ba? Pinapap niya ang kanyang last insanity. Flicker out, mga brother. Shoto, mamamatay pa rin ba? Pero hindi. Bienkuti Patuti, nagbakasakali, pero hindi na matutupad yun, mga brother. Si Brother Kurt, kasama ni Bienkuti Patuti, mamamatay ba to? Revitalize being popped out. Pero si Grabica Jasper, sobrang tanky naman, mga brother. Pero ito, ang ganda ng ginagawa, kasi tamang box out lang pala yun para matake ang turtle ni Brother Casey. Good shit, mga brother. Diba? Baka hari to ni Brother Casey. Just to let you know, mga brother, Casey is a top global. Pero ito, wow! Meron ng Roger. Napatay niya pa yung Johed. Liam doing shit, mga brother. Liam is doing his shit. Pero ito, nasa backline. Brother Casey, be aggressive. Papatayin ba ito ni Brother Liam? Pero hindi, na-take pa nga ni Roger. Kasama sa hukay. Papatayin, hindi lang ako ang mamamatay. Liam, down. Kasama, sinama siya sa hukay ni Brother Roger, mga brother. Pero good shit pa rin yun. Kasi ang kill na punta pa rin sa ating harin. So, just to let you know, mga brother, Kisi is a top global at top Philippines na harin. So, they should have been researching dyan, mga brother, because I've given them the info. So, dapat may research nila yan dahil ito sa delikado ata. Grabe naman si Brother Kurt. Tower versus DX board, mga brother. Oh, salok. Kurt being aggressive. 1v1 with a great one against Shoto, pero last insanity being popped up. Pero ito, nag-purify para lang makatakas. Mashi chasing down Brother Kurt. Kurt down! A nice move doon coming from Mashi. Pero itong mid lane in exchange, take naman ang turret ng mid lane, mga brother. Pero ito, sobrang aggressive na ni Madam Missy. Barney Dog, tamang back out lang. Ito, tipin na lang din lahat. Now, tingnan natin, mga brother, let's do an item check. Item check, mga brother, you can see the cores. Sa core naman ng ating Armin lang kitsaga po, meron na itong site. Papunta na ng Holy Crystal ang ating harit. Max na rin ang jungle item niya. Now, sa core naman dito ng bad news dito sa core ng Ignews, dahil tingnan nyo, mga brother, papunta pa lang siya ng endless battle. So, 4-4 na farm versus a 5.9k na farm against the core of the Armin ng Kitsaga po. Tapos tignan mo, gumagawa rin itong Esmeralda natin. Ah. Papunta na rin niya ng Feather of Heaven after the site. Whereas, sa kabila, mga brother, wala pang nakakabuo ng solid item. Si Basha pa lang, merong Curse Helmet. Meron pa lang siyang Curse Helmet. Pero aside from that, pero ito tinamaan si BNQT ng pana. Pero ito, tamang poke lang to. Hindi kakayanin to. Hindi na kayang i-burst to, mga brother. Masyadong tank ito. Pero yun ang masama, no? Kala nila merong baka bait. Pero pwede na matake yun. Dahil may Johed, kaya nila i-burst. Pero naging maingat din sila. Kasi hindi mo alam, eh. Mamaya may baka. Might be jabated kayo dyan bigla, di ba? Bad shit yung mga brother. Pero ito, masama ang balak ni Brother Aizen tsaka ni Mashi. Hindi na nga, mga brother. Si BNQT patuti dito. Tamang brush lang. Grabe ka, Jasper. Tinamaan naman si... Nice, pana doon coming from Rome. Pero hindi, tama lang din pala ang ginawa doon ni Brother Casey. Sasaloy ko yung pana. Pero ikaw na pumatay, Brother Kurt.
Good shit, mga brother. Pero ito, ejector coming from Joey para lang maligtas si brother Mashi. Yung core natin sa kabila, wala nang magawa. Namumula. Pulang-pula doon. Pero hindi, nag-dive. Ang sakit nga naman ng burst doon. Coming from the Roger, mga brother. Pero hindi. Ito, grabe yung sunog na sinasabi ko. Plus the sustain coming from Kisi. Kisi with the harit, mga brother. Plus the support of Missy. This is what we call the Kisi-Missy connection, mga brother. Yan ang relationship goals, mga brother. Ano ba naman yan? Ano nga rank game hindi lang basta kasama ni Kisi yan hanggang rank game, walang classic lang pag magjojowa, rank game yan all the way, mga brother. That's what you call a relationship goals, di ba? Dapat ganyan, dapat good shit. So yan, so far mga brother, tingnan natin ulit ng item. Holy crystal na to. Now meron pang concentrated energy ang ating hari. Now sa Roger naman natin, kakabulan ng kanyang endless battle. Going for, ano to? Yung ano, no, espada to. Puta, nakalimutan ko, fuck, man. Basta yung espada, putang, Excalibur ba yun? Nakalimutan ko, ang putang, yun, bubo ko naman. Basta, attack speed yun, tsaka critical, pero ito, BNQ, diba, nanakot lang, grabe naman yun. Sabi, TP, ay, grabe naman. Trash talker, pang, silent, the silent trash talker, BNQ, diba, tuti. Kilalanin niya, siya pang, si BNQ ni Matuti, siya yung Arvin, mga brother. So, siya yung pinangalan dyan, Arvin Cute lang sa Gapo. So, pag natalo dito ang Arvin lang Cute sa Gapo, may sumpa yung mukha na ito, mga brother. Pero ito, si Brother Liam, tinaman ng Silence Arrow, Purify, para lang makamapa. Pero ito, si Joey, napasama pa nga. Napasama doon ang tamang pananakot na ng ejector coming from the Joey. Hindi na sila makakalapit dito, mga brother. Dahil tignan mo, ang 5 man na yan, lahat yan, sustain, mga brother. We have the Popolent Koopa. We have the Hylos. With the Revitalize, we have the Esmeralda, we have the Harit. Now, they're going for the Lord, mga brother. I'm pretty sure no one will contest this. Delikado na ang lagay ng Team Igneous dito, mga brother. So, let's show some support, show some love, mga brother. Tingnan nyo naman, kung team nyo ang Igneous, show some love, mga brother. Diba? Pero kaya pa yung Brother Kurt, going for the Falling Star Moon. Pero pumasok, nice one! Last Insanity being bopped out, mga brother. Pero si Brother Casey, tama nga, free hit lang. Pero hindi, asama na ejector to. Kasi si Hyrus pa, ang tinamaan na ejector. Pero free hit lang dito ang ating harit. Yun ang delikado, Brother Kirk. Sila sa loon, Tori, mga brother. Pero ito, si Brother Choto, delikado. Liam pa nga ang exchange doon. Masyadong malalim yun. Itong mid lane na take na ang turret, mga brother, ni Brother Kisi. Wala ng Lord, mga brother. Papunta pa lang. Yun ang masama. Pero ito, ang ganda naman. SS, tingnan natin last insanity. Tama ba? Hindi na. Yan ang sinasabi ko. Ankle breaker. Tamang Kyrie Irving moves lang coming from Casey, mga brother. Pero ito, tinamaan si Brother Kirk ng Silinis Arrow. Pero wala lang magagawa. Si PC, tamang bantay lang. Ang daming popol trap dito, mga brother. Delikado yan. Titignan natin. Yan ang masama. Pag silina ka, papana ka, tatamaan yung aso. Wala lang silbi, no? Nakakapikon. So, tingnan natin. Wala. Hindi nila ito mababasag. Pero makakapok sila na makakapok dito, mga brother. Mas magandang banatan yan. Tingnan natin. Eh, no? Masyadong malupit ang mga nangyayari. Clash after clash, mga brother. Patay dito si Brother Missy. Tinamaan na si Linus Arrow. Pero hindi. Ang ganda doon kasi napatay niya. Mamamatay ba si Brother Casey? Kaya niya i-sustain ito. Meron ba siyang SS, mga brother? Hindi. Meron pa nga. Nice move coming from Casey, mga brother. Sustain. Sustain is real, mga brother. Pinapakita niya kung bakit siya top global harit. Casey for the win, mga brother. Ang ganda ng ginawa to. Pero si BNQ, tipatuti tamang pakit lang sa base ng kalaban. Bottom lane, delikado ata dito, mga brother. Matitake na to ng brother ng team. Arvin lang kitsaga po si Brother Liam. Tama na nanakot lang. Tamang clear lang ng mga minion wave. Wala na, mga brother. Ang lamang na lamang dito. Lamang dito, ah. Ang laki na ng lamang. So, makita natin dito, mga brother. Ang sa Casey, try to sustain. Mga brother, tower lock na lang mga brother. Pero wala silang creeps. They need to back off, mga brother. Easy, makakatakas ba? Tama lang, mga brother. Mashi, buhay na. Aysan, we need a good ejector coming from Brother Aysan. Kasi the ejector, delikado to. Tingnan natin. Sustain after sustain coming from Brother Casey plus the damage. Kayang-kaya niya i-take. 5v1. Ganun na siya katapang, mga brother. So, I hope that they could get a good ejector coming from Brother Aysan, which is the Johet. Dahil una sa lahat, pag may na-take siya dyan, lalo si Harit, kawawa. Pero hindi ah. Ang problema kasi dito, kulang sa crowd control ang team ng Team Igneous. So, kahit may ejector, may makatakas si Harit dyan dahil yung pana saglit lang naman. Pero ito, si Brother Casey, tingnan natin, 5v1. Nagkamali pa nga ejector doon. Bakit mo tinapunan yung kampe? Dapat uminom ka na lang ng potion, brother. Pero yan, ang grabe, ang sustain plus the damage coming from Casey plus the support coming from Missy. Nasa backlane pa si Brother Kurt at ang sustain ng ating tank si Brother Ben, Kitty Patuti. At yan na nga, panalo sa ating game.
ang team Arvin lang cute sa gapo mga brother. Good shit. Good shit yan ang sinasabi ko mga brother na good shit. Good shit mga brother. Game 1 goes to Arvin lang cute sa gapo. Putang ina. Ano ba yan? Dapat di ako nagbibigay todo sa unang ano eh. Bama pa ako sa unang ito, maaga-aga pa lang. Fuck shit. Tigilan na.